ni minsan ba na-imagine nyo kung gaano maging anak ng arguably the greatest of all time? Imagine being the son of Michael Jordan. I mean, how great would that be? Well, actually, it's not quite what you imagine it to be. Tara idol, magkwentuhan tayo. Kamusta mga idol? Anong balita? Kung bago ka pa lang, welcome ka dito. I-click mo ng subscribe at ang notification bell para maging updated ka sa mga videos natin. Michael Jordan. Kailangan pa ba ng introduction kung sino to? Everybody knows his name. Ang pinakamagaling na manlalaro sa kasaysayan ng basketball. Lahat meron siya. The touch, the hops, the size, the quickness, the finesse, the killer instinct, the skills, and the list goes on. Sa galing niyang ito, nakakalimutan na ng mundo na may dalawang anak pala siya na sumunod sa kanyang yapak sa basketball. Si Jeffrey at Marcus Jordan. Mai-imagine mo kung gaano kagaling ang dalawang to, especially anak sila ni MJ. Well, here's the thing. Sa biology, dalawang parents, dalawang set ng genes. May makukuha ka kay mama, meron din kay papa. Pero sa kaso ni Jeffrey at Marcus, mukhang konti lang ang nakuha nila kay MJ. Basically, hindi sila nakakalipad, hindi nila kayang mandurog ng kalaban sa isang tingin lang, gaya ng kanilang ama. Magsimula tayo sa panganay, si Jeffrey. Sa taas na 6'1", hindi niya nakuha ang height ni MJ. Pero hindi naman ito surprising since hindi talaga katangkaran ang pamilya ni Jordan. Hype na hype noon ang media nang pumasok na si Jeffrey sa high school basketball. Marami ang nag-a-anticipate kung sino nga ba ang susunod na Michael Jordan. At wala nang mas maganda pang kandidato kundi ang anak niya mismo. However, nawala ang hype noong katapusan ng kanyang sophomore year. Na-realize ng mga tao na hindi pala siya isang player na kagaya ng kanyang ama. Ang pinakamataas niyang accomplishment noong high school ay isang championship. Ni-recruit lamang siya ng mga maliliit na mga schools. Ni isang scholarship, wala siyang natanggap sa mga major universities. Kaya nag-walk-in lamang siya sa University of Illinois, which earned him a spot in the roster. Pero umalis din siya after ilang months. Nag-decide siyang mag-enroll sa University of Central Florida kasama ang kanyang kapatid na si Marcus. All in all, nag-average si Jeffrey ng 1.6 points, 0.8 assists, and 1.2 rebounds per game sa kanyang buong college career. So, to a normal standard, Jeffrey Jordan was a good player dahil nakapaglaro siya ng Division 1 college basketball. Although marami ang nagsasabi na dahil lang ito sa kanyang apelyido. Punta naman tayo kay Marcus Jordan. Ito, legit magaling to. Sa taas na 6'3", undersized siya sa shooting guard. Pero, he made up for it through his pure scoring ability. Sa high school, nakalista siya bilang number 60 ranked shooting guard sa buong bansa, according sa ESPN, at may scouting grade na 87. Nagkaroon pa nga siya ng Jordan moment sa kanyang senior year sa high school kung saan dinala niya ang kanyang school to a state championship, scoring a game-high 19 points and making 2 clutch free throws to win the game at 69-66. Siya ang naging MVP ng state tournament. Unlike sa kanyang kuya, maraming natanggap na mga college offers itong si Marcus at pinili niya ang University of Central Florida. Gumawa siya kagad ng pangalan sa NCAA Division 1. Nakuha niya ang All-Conference Freshman Team Honors at All-Conference Second Team Honors while averaging 12 points, 3 rebounds, and 3 assists per game sa kanyang buong college career. Nagdala pa nga siya ng career high na 28 points on 5 out of 7 shooting from the 3 and 8 out of 11 from the field against West Florida.
Sa taong 2012, nagdesisyon siyang iwan ang basketball team ng UCF at ipatuloy ang kanyang pag-aaral. Ang naging pinakamalaking headline sa college career ni Marcus Jordan ay ang pagtanggi nito na magsuot ng brand na Adidas na nooy sponsor ng kanyang school. Naging loyal ito sa kanyang ama at mas piniling magsuot ng Nike at Jordan apparels na nagresulta sa pagbawi ng Adidas ng sponsorship sa UCF. Kahit saan man sila magpunta, palaging nakabuntot pa rin sa kanila ang legacy ng kanilang ama. All in all, though hindi sila naging NBA caliber players, in a normal and public standard, in fairness sa kanila, ang Jordan Brothers ay mga magaling na players. Pareho silang nakapaglaro sa Division 1 basketball at pareho silang nagkaroon ng semi-large impact sa kanilang mga teams. But at the end of the day, none of that matters sa mata ng publiko. They can never escape their father's legacy. In the eyes of the world, the Jordan Brothers combined were never half the player their father was. Dahil nga anak sila ng GOAT, napakataas ng expectations kina Jeffrey at Marcus that their full potentials will always seem like a failure. Inamin din ito ni MJ sa kanyang Hall of Fame speech. Actually, we don't need to pity the Jordan Brothers for not making it to the NBA. It's the least of their worries, and they probably did themselves a favor from walking away from it. Si Michael Jordan ay isang once-in-a-generation player, and it was never fair to expect his sons to be anywhere near his level. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like, share, and subscribe at pindutin mo na ang notification bell para maging updated ka sa mga next videos natin tungkol sa sports. See you next time mga idol, this has been Courtside Buckets.